Update muna tayo patungkol sa pag-aalboruto ng Bulkang Canloon. Ma-report ang ating kasamang si Ryan Lesigues live. Ryan? Audrey, iba't ibang precautionary measures na ang ipinapatupad ngayon ng Canloon City LGU dahil nga doon sa inaasahang pagsabog ng Bulkang Canloon. Sa ngayon, Audrey, ay mas dumami pa yung mga inilikas na pamilya na pawang mga nakatira mula sa 4-kilometer permanent danger zone. Dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canloon, masinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Canloon City ang pagpapatupad ng evacuation sa mga residente na nakatira sa paanan ng bulkan. Sa pinakahuling datos ng LGU Canloon, umakyat na sa 145 na pamilya ang lumikas. Katumbas ito, Audrey, ng mahigit 400 individual. Pinakamaraming lumikas ang mga residente mula sa Barangay Masulog. Para matugunan naman ang pangangailangan ng mga bakwit, agad nagbigay ng financial assistance ang LGU Canloon sa mga bakwit. 500 piso ang natanggap ng bawat bakwit na may edad 18 pataas. Dahil naman sa nararanasang volcanic fog, namigay na ang lokal na pamahalaan ng N95 face mask sa mga residente. Bukod dito, Audrey, ay namahagi na rin sila ng hygiene kits, sleeping kits, family kits, pagkain at tubig. Nagpapatupad na rin ng curfew ang LGU Canloon para sa mga minor de edad. Para matiyak naman ang kaligtasan ng mga nasa evacuation center, may curfew na rin na ipinapatupad hanggang alas 10 ng gabi. Maging ang mga establishmento ay hanggang alas 10 ng gabi lang pinapayagan na magbukas. Bukod dito ay nagpapatupad na rin ng liquor ban sa buong Canloon City. Matatanda ang kahapon ay umabot sa mahigit 11,000 tonelada na asupre ang ibinuga ng Bulkang Canloon. Audrey, sa ngayon ay patuloy din ang isinasagawang monitoring ng FIBOX at ayon sa kanila ay walang pagbabago yung sitwasyon ng Bulkang Canloon. Ibig sabihin, nariyan pa rin ang posibilidad ng magmatic eruption o yung mapanganib na pagsabog ng bulkan. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.